Welcome back to my channel! Andito na naman ang inyong lingkod upang magatid ng mga latest at may init na balita. Naging malawak ang isyu nga ang dokumentong inilabas ni Maharlika patungkol sa PIDEA. At ang naging sagot naman ng PIDEA ay peke lamang ito at ginawa sa pamamagitan ng artificial intelligence. Sinalungat naman ito ni Malutikia kung saan kanyang ipinaliwanag na ang inilabas ni Maharlika ay totoo. Sinabi nga nito na may kakayahan si Maharlika rito dahil naging isa nga siyang advisor ng nasa mataas ding posisyon. Ipinaliwanag nga ni Malutikia na sa klase ng trabaho noon ni Maharlika ay alam na nito ang sistema kung saan lahat nga ng mga impormasyong inilabas nito ay may kaukulang pansuportang dokumento. Kung kaya naman, ang ibig sabihin lamang nito ay totoo at tunay ang sinasabi ni Maharlika. At nangangahulugan din ito na ang PIDEA ay may katiwalaang ginawa. Kaya ang PIDEA bistadong-bistado na. Panoorin natin ang video para sa karagdagang detalye at impormasyon patungkol sa nangyayaring aksyon sa ating bansa. Sa kaso ni Maharlika, simula pa ng July, paminsan-minsan nakikinig ako sa kanya pero of late nagiging frequent. In fact, meron na akong alert pag nag-post. Bakit? Sa isang taong nagtrabaho, naging consultant sa National Security Advisor, napakahalaga na alam mo ang sourcing ng information. Yes. Since July, sinasabi ko, yun sinabi ko sa inyo, ang Maharlika, nagkakamali sila, ba't nila tinawag ang Maharlika Fund as Maharlika? Sa tingin ko, sa SMNI ko yung sinabi, pag sinabi mo Maharlika Fund, ang unang papasok sa isip mo si Maharlika eh. So, anong ginawa nila? After realizing their error, tinake down nila ang Maharlika. So nagkaroon ng bodjakera, di ba? Tapos nandun pa rin yung Maharlika. Titingnan natin dun sa mga releases ng information ni Maharlika, parati kong sinasabi matindi ang sources nito. Mm-hmm. When I say matindi ang sources na ito, ibig sabihin na sa loob ng gobyerno. Oh. Or kasama siya, may personal knowledge yung taong yun na nagpadala ng information kay Maharlika. Yes. So, doon sa wall na yon sinabi, hindi, chismis lang yan. Mm-mm. So, ang sagot ko sa kanya, so lahat pala ng National Security Advisor, chismoso? Dito po sa mga, meron kayong post patungkol dito sa kay Maharlika, yung sa pag-appreciate nung inilabas na mga ebidensya. Maaari nyo po bang ipaliwanag? Kasi, naalala ko nung panahon ng maisog sa Davao, nag-overtime yung PIDEA noon eh. Wow. Kinag-overtime, umaga agad, kailangan na makabigay ng sagot. Ang bilis. Pero nung naglabas agad si yung kay Maharlika, medyo natagalan, pero naglabas din sila na ganito yung kanilang mga paliwanag na hindi totoo, pineke, and AI-generated. Ano sa tingin mo, ma'am, paano ba? At educate natin yung ating mga kababayan since nabanggit mo nga sa iyong post na nakapagturo ka na rin sa, tama ba? Naging advisor or consultant ba sa NSA? Advisor, consultant. Mm-hmm. At man, salamat doon, no? Kasi kaya yan nangyari, meron akong isang sinagot na wall na sinasabi ko, intindihin nyo ang intelligence analysis. Mm-hmm. Kasi ang intelligence analysis depende sa source mo nung information at saka yung reliability nung information itself. So pag sinabi mong A1, ang ibig sabihin ng A1 ay maayos yung source mo at one, verifiable, totoo yung sinasabi at merong kang reason in order for you to double check kung may corroboration. So, dyan sinasabi ko, napaka-importante ang intelligence source at ang napaka-importante ng information reliability. Ngayon, sa kaso ni Maharlika, simula pa ng July, paminsan-minsan nakikinig ako sa kanya pero of late, nagiging frequent. In fact, meron na akong alert
pag nag-post. Uh-oh. Bakit? Sa isang taong nagtrabaho, naging consultant sa National Security Advisor, napakahalaga na alam mo ang sourcing ng information. Yes. Since July, sinasabi ko, yun sinabi ko sa inyo, yaang Maharlika, nagkakamali sila, ba't nila tinawag ang Maharlika Fund as Maharlika? Sa tingin ko, sa SMNI ko yung sinabi, pag sinabi mo Maharlika Fund, ang unang papasok sa isip mo si Maharlika eh. So, anong ginawa nila? After realizing their error, tinake down nila ang Maharlika. So, nagkaroon ng bodjakera. Diba? Mm-hmm. Tapos, nandun pa rin yung Maharlika. Titingnan natin, dun sa mga releases ng information ni Maharlika, parati kong sinasabi, matindi ang sources nito. Mm-hmm. When I say matindi ang sources na ito, ibig sabihin na sa loob ng gobyerno. Oh. Or, kasama siya, may personal knowledge yung taong yun na nagpadala ng information kay Maharlika. Yes. So, doon sa wall na yon sinabi, hindi, chismis lang yan. Mm-mm. So, ang sagot ko sa kanya, so lahat pala ng National Security Advisor, chismoso? Oo. Kasi, hindi ka nag-release ng information unless vetted. Tama. Itong kay Maharlika, specifically yun sa PDEA, pag tinignan mo yung form, ang tanong mo, PDEA form ba yon? Check. Mm-mm. Pag tinanong mo, process ba nila yon? Kasi walang docket, kasi hihingi pa ng approval eh. Diba? So yung una niyang linabas, sinabi doon sino yung object of the inquiry. Sinabi doon yung mga nicknames. At yes, ang alias is a basis for you to... hindi mo kilala, kaya nga ka nag-alias, diba? Alias dyan daw. Tsaka mo palang ma-establish pag nagkaroon ng operation. So, dalawang documents yung rinilis ni Maharlika. Mm-hmm. Yung isa is yung object ng investigation at yung isa yung gagamiting mga sasakyan para dun sa investigation. Take note, pag dideconstruct mo yung form na, na linabas ni Maharlika, lumalabas dun na in-identify, it's actually a form. Nakasulat doon, pre-operation report, may date, may unit of office ng PDEA, at may pirma. Mm-mm. Pero blinak niya yung pirma. Siyempre. So, kung sasagot si PDEA at sasabihin niya, that's a fake form, ang all Maharlika will have to do is to remove that signature one. Ma-identify kung sino yung pirma. It becomes a legitimate document. Mm-hmm. So, at nakasulat doon, ha? Tingnan niyo yung pre-operation report, a confidential informant personally. So sabi ko, malalim ito. Mm-mm. Kasi may personal knowledge, okay. Pero confidential. So you cannot release the name. Tapos merong certainty ng address. 4C Rizal Tower Building, Rockwell, Makati City. Tinukoy yung lugar. Diba? So that's one, pre-operation. Ang process sa PDEA, magsubmit ka ng pre-operation, papirmahin mo. 'Di ba? Kaya nga siya merong surveillance at casing, hindi test buy. 'Yun yung second document niya. Authority to operate. Meron pong ganyang mga documents sa PDEA. Ang rinilis ni Maharlika are two documents that are part of their processes. Okay? So dapat kung sinagot ng PDEA 'yan, one, you talk about your document. Second, you question the process. Third, then you go to the document itself. Yes. Kasi dun sa document itself, sa authority to operate, nakakover ang team leader, nakakover ang noted by. Okay? Which means, meron silang initial information at i-validate nila yung initial information by conducting a surveillance and a casing. Specific eh, by may ang choices mo kasi, surveillance, casing, test buy, by bust, search warrant, others. So surveillance lang at casing dun sa lugar na yon. Okay? Ang sagot, that's a fake document produced by AI. Sa tingin ko, mahirap makaproduce ng AI bearing your logos and all these procedures and processes. Actually, ma'am, meron pa siyang isang ipinost na bago. Ito yung latest, ano? Oo, meron akong ipinadala din sa iyo. Ito yung latest kasi parang pangatlo ata ito.
dito naman ay parang ito na yung ano eh, memorandum na rin ito eh. Memorandum. Tapos, merong witness mismo. Ang nakalagay dito sa ano niya, latest post subject reported, nefarious activities of blank and Bongbong Marcos alias Bonget, date March 10. Okay, nasa number 2 dito sinasabi, a confidential informant personally appeared before this office and reported the above mentioned showbiz and political personalities together with some unidentified male and female companions who are allegedly frequently seen inhaling white powdery substance suspected to be illegal drugs inside the above cited condominium unit. Recommend approval of the attached pre-operation. Yun yung unang niyang pinost, no? So, kalaki pala ito. Parang pangatlong dokumento ito na nilabas. Yan, kung titingnan natin, Admar, yan ang una. Tapos nagkaroon ng pre-operation request. So, technically, ang ginagawa, parang kinukompleto niya siguro yung storya. Kasi question yung dalawa. Ang critical dyan, kasi diba doon sa narrative, sinabi tinigilan ng isang kalihim. Kaya hindi naging actual yung operation. Meron pa nga siya sinabi, ma'am, na kaya, kasi kinemestyon, bakit walang control number? Sabi niya, magkakaroon lang daw yun ng control number kapag itinuloy. That's right. Pag inapproved ng higher up, then it becomes approved. Kasi kita mo yung sa isang part, may mga sasakyan eh. Ang request doon sa gasolina eh. Budget for gasoline. Kasi magkikasing ka eh. Kompleto. So technically, yung mga linalabas ni Maharlika, at kung titingnan mo yung date, March 8, March 11 or 10, sunod-sunod magkakasunod. So, sequence talaga, ang kailangan itanong sa PDEA, who stop it? Kasi 20... Ang isa pa sa... Doon sa paliwanag kasi, ma'am, ng PDEA, kapag meron daw operation na ilalagay lahat doon, eh wala naman daw doon. Ang nasa isip ko naman, eh hindi nga naituloy yung operation. Oo, so, paano mailalagay yan doon? Kasi operation na yun, ito, pre-operation, hindi pa nga, pupunta pa nga sila eh, humihingi ng clearance, kumbaga. Eh hindi natuloy, so possible, kaya hindi na isulat doon siguro. Nakompleto talaga. Alam mo, ang request nila for operation is just to surveillance and casing. Which means surveillance, mamatsagan mo, casing, paikot-ikot ka. Observe ka. Walang arrest, ha? Walang by-bust. So, sa tingin ko ito, nasa preliminary stage pa lang, may information. Kasi kung titingnan mo doon sa una niyang linabas, personally, confidential informant personally appeared. Appeared. So, pumunta sa PDEA. Parang a request ng investigation tungkol doon. Before this office and reported that a group of showbiz and politically affluent personalities are frequently using illegal drugs. Personally, meaning that person was inside personally. So, may knowledge siya na nangyayari yun. So, this person requested. Tapos, ngayong yung linabas niya, completes the story. Yes. Na yung pala ay tinitingnan na nila pero walang official surveillance and casing. Kasi yung request niya is for surveillance and casing na hindi nga inaprubahan. Pero so ang tanong natin, bakit hindi inaprubahan? At sino ang nagpatigil? Kasi ma'am, yan ay 2012 pa. Opo. Tama. Opo. Ma'am, ang isa din sa na tanong na nasa isip ko, so kumbaga nung nakita siguro nila yung pangalan, mismo siguro din yung pinaka-official, kung halimbawa ipagpalagay natin kung ito man ay totoo, kasi hindi pa talaga natin na masabi, di ba, mayroong ibang sabi na peke ito, ganito, if ever man na totoo ito at kumbaga nakarating sa pinaka-head, nakita niya yung mga pangalan, kasi ito mga pangalan na ito during that time isang artista, tapos di ko lang alam kung senador pa ata siya dito ni si Bongbong Marcos, ano, parang tipong untouchable. Bakit kailangan na umabot sa punto na naharangan? So possible din na isinumbong o possible tinimbre, may meron silang informant doon sa loob, kasi
sa IIS lang ito eh. Pwede naman sila magdiretso mag ano, IIS parang doon sa mismong ano lang unit, intelligence unit ata ito ng ano, di ba? Sa mismong PIDEA, pwede nang hindi umakyat pa ito eh. Kumbaga pwede nang mag-say si IIS na director na sige, tuloy na 'yan. So possible na naikwento ganito ganyan hanggang tama, sa umabot siguro at na, nakaabot sa ano, paghaharap kaya hindi natuloy siguro. Pwede rin 'yon or dahil personality yung involved. Oo. Kaya mahimik mo. So high value person. Pero, siguro ma'am, huli na lang. Kung ikaw ay strategist ng inaakusahan na nito ma'am, ano ang tapos yung iyong kliyente ay naniniwalang hindi siya naniniwala dito, anong magandang gawin? Drug test na lang siguro. Para matapos yung issue tungkol dun yung sa drug ano, test na yung drug test na hindi ihi. Yung drug test na sa buhok or sa dugo. Blood, oo. Diba? Oo. At dapat it's not done by your physician, may third party na nandun para makita. Kasi you need to rest this once and for all. Yes. Kasi an allegation that a president uses cocaine and has been using, this is 2012, today we're 2024, so that's 12 years ago, you know how it impacts on the brain. Tsaka so, ano pa ma'am, kaya nga sabi nila mapagkakatiwalaan daw si Maharlika dahil meron din siyang inilabas na CCTV mismo noong insidente na sinasabing nanakit daw yung mismong PIDEA chief. Eh, saan siya nakakuha nun kung wala siya talagang informant doon mismo sa loob? So, kumbaga, hindi mo maisasantabi. Tama ka dun, Admar. Yung sources ng information mo ni Maharlika are really, really very good. Because they're all, hindi naman all, but either they're a person involved and has personal knowledge and two, from internal. But yun ang sakit nitong administration na ito from day one, which I think I mentioned, the leakages are too many. Naalala ko tuloy yung issue naman kay Senador Bongo, yung inakusan siya ni Trillanes na mayroong dragon. Nagubad siya! Diba? Kasi ano siya eh, na talagang gusto kong tahasang ina sampalin sa mukha ng katotohanan itong ano na to, tapos nakita sa likod talaga may bintusa. Hindi dragon. Yeah, I remember that. Hindi dragon yung nakita. So kumbaga, hindi pahiya ngayon yung nagkakasya sa iyo. So pwedeng gawin niya ni PBB Mehat, hindi lang pwedeng tawanan kasi nga sabi ko nga kanina, yung nagsabi halimbawa si ang una pa lang nagsabi pala nito si ano pa si Senadora Nikki Cosseteng at ito rin yung gamit-gamit ni ano ni dating COMELEC Commissioner Guanzon, di ba, sa kanyang pangangampanya noon lagi ginagamit, nagdadala siya ng coke lagi na sinasabing ngiwi, hindi lang si PRRD tsaka itong si Maharlika, so marami din yan silang mga supporter, marami din yan silang ano, so tagal ba naman, may significant number so para at least once and for all ma-settle ito lahat para at least makabawi din siya kung talagang siya ay naniniwalang hindi ito totoo at hindi pwedeng isasabi. Ito ba yun? Ito ba yung bakit hindi niya marendahan ang asawa niya at yung speaker na yan? Mga kababayan, isang mapagpala at malayang araw ng pamamahayag para sa sambayan ng Pilipino at sa lahat ng nagsusubaybay sa ating pagtatanggol sa demokrasya, kapayapaan, seguridad at totoong pag-unlad ng pinakamamahal nating bansang Pilipinas. Tayong mga Pilipino ay dapat magkakaisa. Araw-araw tayong magsasama upang talakay natin dito sa programang inyong bagong tinatangkilik ang mga mahalagang issue kasama po ang aking kapartner bilang crusader and advocate of peace and democracy and security sa bansang Pilipinas, si ang ating pinakamamahal at kapartner ng mamamayang Pilipino sa labang ito, si Ma'am Lorraine Marie Badoy. Thank you, Eric, and good morning. Dahil ang programang ito ay siyang nagbibigay daan
at boses sa ating mga kababayan sa lahat ng sektor ng ating lipunan. Samahan ninyo kami ni Eric, dito na naman sa isa't kalahating oras na pagdidiskusyon na natin ang mga issues na napakahalaga sa ating lipunan, sa ating Pilipinas na Pilipinas nating mahal. Oo, muntik na naming sabihin ni Ma'am Lorraine sa laban kasama. Yun din yun. Ang Pilipinas nating mahal po, ang ating bagong tahanan, bagong tambayan ng totoong mga nagmamahal sa bansang ito. Nandito po yung ating mga link na palagi ninyong inahanap. Ang keyword po, Pilipinas nating mahal. Ang ating programa po ay masusubaybayan ninyo dito sa mga link ng Pilipinas nating mahal YouTube channel, Pilipinas nating mahal Facebook page, and ganoon din po sa Ka-Eric Salis na kinikerry din natin po at sa Sambayanan na nagbo-volunteer na i-carry din sa page nila. So hanapin nyo lang po sa YouTube at ang www.smninewschannel.com. I-type nyo po dyan, i-search ang Pilipinas nating mahal. YouTube, Facebook, Rumble. Nakita ko rin kagabi, Ma'am Lorraine, nandun din po tayo. So mga kababayan, naririto po ang isang araw na naman ng paglilingkod namin sa inyo nila Ma'am Lorraine Marie Badoy. At sa unang bahagi po ng ating talakayan ay pupuntahan po natin maya-maya lang ang ilang mga mahalagang pag-uulat na ating dapat na ihayag sa ating mamamayan, Ma'am Lorraine. At kukuha tayo ng maigsing balita tungkol po sa background ng ating panibagong Chief of the Philippine National Police. Aside sa binanggit kahapon ni Ma'am Lorraine that he is a graduate of PME Class 1991. He belongs to the class of PME 1991. Si General Romel Marbil ay nanggaling pala ito sa rehiyon ng Region 8 kung saan din po ay nandun ang controversial na Speaker of the House nanggaling, but we are not insinuating something about that. It's just a statement of the facts. Na yan po ay pakikinggan natin how the new Chief of the Philippine National Police, Ma'am Lorraine, will navigate yung pinakapunong lingkod at punong general ng main law enforcement agency ng ating security instrument of the government. At ngayon din po, ngayong araw na ito, mga kababayan, ay hindi natin pwedeng palalagpasin. Ma'am Lorraine, ikaw na rin na nagsabi sa akin kanina bago tayo mag-onboard na napakahalaga po ang usapin tungkol sa transparency, accountability, and the fitness of all government officials, especially the highest chief executive of the government, the president, the fitness to govern from the perspective and from the level and category of mental fitness, psychological fitness, moral fitness, and of course, ang kanyang legal fitness on the basis of protecting and exercising the fundamental requirement of every government office as stipulated by the Constitution, as contract to the people, in every time na may election, yung transparency and accountability in public office. Ma'am Lorraine, bakit natin ito pinuntuhan sa unang bahagi ng ating talakayan? Eric, you're talking about the PIDEA documents that came out recently of the president, the sitting president. Exactly. Na yung that he is using drugs, no? Yes, ma'am, nagulat ang lahat. No? Yeah. And I saw the document, ma'am, over social media platform mga 11 p.m. kagabi. Yeah. Kumakalat ito. Around the time, I couldn't sleep, no? Yeah. But this is something that the former president had already exposed, no? And then it was denied by the PIDEA. Sa Davao. Sa Davao, yes. Mm-hmm. So But for me, no, this is really horrifying. The implications are horrifying because yung fitness to lead our country by someone who is in the grip of an addiction, the implications are horrifying. Is it? And so many questions entered my mind, Eric, no, mga kababayan. Ito ba yung kaya hindi niya alam kung anong implikasyon pag iginigiit niya yung gera? Ito ba yun? Ito ba yung bakit hindi niya marendahan ang asawa niya at yung speaker na yan? Ito ba yung bakit yung napaka-grabe na yung mga pangyayari? I mean, you know, this is like the Rocky Horror Show every day in the Philippines. May ang daming lumalabas and it doesn't seem like he's present, no? So, ito ba yun? Ito ba yung kung bakit na nakikita natin? It's not just even simple incompetence anymore. Now, we're talking about fitness to lead a country, and with something like this, no, if the sitting president is indeed a substance abuser, then we have a very, very big problem. Correct. Lagot na, pati ang PIDEA ay hawak na rin ng Pangulo at asawa nito. Kaya hindi na talaga
pang mailalabas ang katotohanan sa pagiging pulvoronic ng Pangulo. Dahil PIDEA ay bayaran na rin. Mabuti na lamang at mas mabilis si Maharlika na nagkasagap ng impormasyon. At hanggang dito na lang ang ating video. Kayo netizens, ano ang masasabi ninyo sa mga isyung lumalaganap sa ating bansa? Sumasang-ayon ba kayo rito? I-comment lamang. At sa ating manonood, huwag kakalimutang mag-like, mag-share at kung bago ka lamang ay mag-subscribe ka na.